Hi guys! So for today's video ay may nag-PM sa akin na i-review ko daw ulit itong loan application na to, which is na-try ko na din last 2022 pa at talagang subok ko na dahil meron tong 0% na interest sa unang loan mo. Merong makakaltas dito pero sobrang baba lang. Pero syempre sasabihin ko din yung nagustuhan ko dito at yung mga hindi ko din nagustuhan. Syempre sasabihin ko din sa inyo kung nangaharas ba to pag hindi kayo nakapagbayad on or before your due date. Nang po-post ba sila sa may social media account? At marami pang iba. So, sasagutin ko lahat-lahat ng mga katanungan nyo dito sa my loan application na to tungkol dito. At kung okay na okay pa din ba tong subukan hanggang ngayong 2024. So, ayun, panoorin nyo tong video na to hanggang dulo para malaman nyo kung legit pa din ba to or hindi na dapat subukan. Bago ang lahat is, kung ngayon kang araw nangangailangan ng pera at mauutangan is, may nilagay ako diyang link sa may description box sa baba at sa may comment section para sa mga 0% interest sa may unang loan nyo. So, click nyo lang yan at mag-register na kayo. Pero, lagi nyong basahin yung loan terms and agreements bago kayo mag-confirm ng loan nyo. At isa pa, kung bago ka pa lang dito is pwedeng-pwede ka ding sumali sa may GCash giveaway ko every month worth of 1,000 pesos. Kailangan lang is lagi kang updated sa mga videos ko at i-PM mo na ako agad sa Facebook page ko para maisali na kita. So, yun lang, simulan na natin. So, as you can see nga sa may title, itong loan application na to ay ang Digido. So, ito ay website nga lang pala kasi sa website lang ako nag-apply sa kanila. Kaya hindi nyo na kailangan mag-download pala ng application. Yung link nga pala ng Digido na to is nandyan din sa may description box at sa may comment section. Kung gusto nyo i-try is punta lang kayo dyan at i-click nyo. Pero syempre, patapusin nyo muna ako para malaman nyo nga yung good side at bad side din na to. So dito nga sa may Digido is legit dahil sa may unang loan ko ay 0% interest talaga pagka nagbayad ka. So last October 2022, nakapag-try na ako dito. Kaya subok ko na. So 3,000 pesos yung unang loan ko dito tapos 3,000 pesos din yung binayaran ko lang. At take note, sobrang baba ng makakaltas. So, dito sa may 3,000 pesos, ang na-receive ko ay 2,895. O, diba, bongga sila? Unlike sa may ibang application or loan website, loan application, ang laki na ng interest, ang laki pa ng makakaltas at sobrang bilis mo lang ding babayaran. Kaya pwede nyo ding i-consider ang pag-apply dito sa my Digido. So, pagka-click nyo nga ng link dyan is eto na ang lalabas. Yan, get your first loan with 0% interest for 7 days. So, kung kayo ay may kailangang bilhin, may kailangang bayaran, at wala pa kayong sahod, pwedeng-pwede kayo ditong mag-loan. Pero make sure lang na kaya nyong bayaran sa may date na pinili nyo para walang problema. Kasi doon lang naman nagkakaproblema. Alam nyo na, wala pa kayong pera sa may date na yun, pero yun pa din yung pinili nyo. Kaya iwasan po natin yun. Make sure na meron na tayong hawak na pera on or before sa due date na pipiliin natin. So yan, nilalagay nyo lang yung number nyo dito, tapos click itong box sa ibaba at apply now. So dyan is magsa-sign in kayo. Pero sino nga ba ang mga qualified na mag-apply dito? So 21 to 70 years old. Employed individuals and selected professionals, kailangan meron ka pong pinagkakakitaan. At Filipino residents. Dito, same day nga lang pala, malalaman mo na kung approve ka or hindi. At same day mo lang din makukuha yung ilo-loan mo. At yes, nakaregister din to sa may SEC at CIC. At marami na ding nag-PM sa akin na approve sila agad dito sa my Digido. So napakataas ng passing rate ngayon, kaya itry nyo na, baka dito is ma-aprobahan kayo agad. So, ayun na nga, sasabihin ko na dito yung mga good side at bad side. Siyempre, unahin natin yung mga good sides. At sasagutin ko din yung mga frequently asked questions dito sa my Digido. So, dito, ang isa sa pinakagusto ko is same day process. Within the day, malalaman mo na nga kung approve ka or hindi. At kung approve ka, ay ngayong araw mo din matatanggap yung ilo-loan mo. At yung pangalawa naman, syempre, 0% interest sa may unang loan nyo. So, syempre, sa pangalawang pag-a-apply mo is, meron ng interest yun. Pero dito is, magagarantee ko naman na reasonable ang kanilang interest rate. Huwag nyo lang paaabutin ng due date nyo. So, huwag nyo ding palalagpasin. Make sure na talagang pag mamimili kayo ng due date nyo, ng araw ng pagbabayad, is talagang may pera na kayo nun. Para hindi kayo mamroblema.
So dito is nag-o-offer sila ng 1,000 up to 30,000 pesos. At kung good payer ka, may chance ka na makapag-apply up to 50,000 pesos. At isa pang kinagandahan ko dito, dati kasi is wala pang GCash account na pwede kong matanggap yung niloan ko. Pero ngayon is pwedeng-pwede na sa my e-wallet. So sa GCash, pwede nyo na doon matanggap. Dati kasi pagka wala kang bank account, is hindi ka dito makakapag-loan. Pero ngayon may choices na tila. Pero ngayon is may choices na sila, kaya mas okay yun. Mas accessible at ayun, mas gamit na gamit kasi ang GCash. Ipapakita ko din sa inyo yung computation nila kung magkano nga ba yung tubo or yung interest. So dito may pamimilian na 7 days, 14 days, 21 days, up to 1 month. So dito kung 1,000 pesos ang ilo-loan is, ang tubo niya sa may 7 days ay 112 pesos. At ang mababawas lang ay 60 pesos. Pagka naman 14 days, ang tubo niya is 224 pesos. At ang makakaltas ay 60 pesos lang din. At kung 21 days naman, ang pipiliin mo is, ang tubo sa 1,000 pesos ay 336 pesos lang. At kung isang buwan, ang tubo ng 1,000 pesos ay 480 pesos. So dito naman, kung ang pipiliin nyo is 30 days, syempre, mas mataas yung interest na maipapatong dito. Kasi choice nyo naman yan eh. Kung gusto nyo mababang interest, then dun kayo sa may mas mababa or mas short term na pagbabayad. So ano pa nga ba yung good side dito sa MyDigido? Dito meron silang ino-offer na special offer saka standard loan. Dito sa may special offer ay pagka bagong customer ka daw is pwede ka makapag-loan ng 4,000 pesos. Up to 4,000 pesos with 0% interest for a short period of 7 days lang. So ito is free na loan talagang literal. Wala kang babayaran na interest. Sa standard loan naman, dito bongga. Kasi pwede kang makapag-loan up to 10,000 pesos pag ikaw may good credit history. Pwede mo siyang bayaran ng 14 days up to 6 months. At yung interest rate ay nagre-range siya sa may 1.6 to 2% per day. At kapag nabayaran mo to agad, ang next na pwede mong ma-loan is up to 25,000 pesos na. Pero syempre, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, mas mataas na interest rate is syempre kasi dahil mas mahaba yung pinili mong pagbabayad. So, eto na yung pinakamatinding tanong. Pagka ba na-late ka ng pagbabayad dito, nag-go home visit ba sila? Nagte-text ba sila sa mga contact references mo? At nanghaharas ba sila? At may isa akong nakalimutan, kung nagpo-post ba sila sa my Facebook page ng picture mo pagka hindi ka nakapagbayad or pagka sobrang tagal na hindi ka nakapagbayad. So, eto na yung sagot. Siyempre, naghanap-hanap talaga ako ng totoong mga nakaka-experience na matagal silang hindi nakapagbayad at kung ano yung nangyari sa kanila, kung ano yung na-experience nila. So, eto po. So, dito is, yes, kung ikaw is around NCR, pwedeng-pwede ka nilang ma-home visit. Pero make sure lang na pagka na-home visit kayo is, dun kayo makikipagkita sa may barangay nyo. Para magkaroon kayo ng kasunduan. So, dito is, mataas ang interest talaga pagka sobrang tagal din ng pinili mo na due date. So, huwag nyo nang gawing reason na sobrang taas ng interest kaya hindi mo nababayaran. So, maling mindset po yon. Nakita mo na yon na mag-a-apply ka tapos eto yung interest na maipapatong sa may ilo-loan mo at nakita mo din panigurado kung magkano yung penalty. Kaya huwag nating gawing dahilan na sobrang taas ng interest kaya hindi mo nababayaran. So, remember lang, pag kayo is nangutang, kailangan talaga basahin nyo muna yung loan terms and agreements para walang problema. Lalo na yung loan details. Para kung sa tingin mo is hindi mo siya mababayaran on or before sa due date na pinili mo, ay huwag ka nang magtuloy mag-loan. So, ganun lang po. So, dito, ang sabi nila is mataas ang interest. Kaya hindi na niya binayaran. Pero, ang good thing is, maliit lang daw ang nakakaltas, which is good naman, which is true din. Maliit lang ang nakakaltas dito na processing fee at wala na tong hidden charges. At another answer is, hindi nagpo-post ng picture nyo yung Digido. So, ayun, wala pa akong na-search na na-i-post nung Digido dahil lang hindi sila nakapagbayad. At another answer, kung nagte-text ba to sa mga contact references? So, dito is, yes,
nagte-text din sila sa mga contact references. Kaya make sure na kapag maglo-loan kayo, is limited lang yung nasa my phone book nyo para sure na din. Or kung di man is gumamit kayo ng ibang SIM, para walang nakasave doon na contact references, or yung ilagay nyo contact references is yung family members nyo lang din. Para if ever man na magka-problema, hindi agad dumating yung pera, ang iniintay mo is masasabihan mo sila kung ano yung nangyayari. If ever man na ma-text sila. So ayun lang, ang pinaka-bad side or hindi ko nagustuhan dito sa my DJDO is, ayun nga, sobrang laki ng interest, pero nasa sa inyo din naman kasi kung nakita nyo na na malaki ang interest is huwag nang mag-try mag-loan para walang problema. At huwag po tayong maglo-loan ng amount na hindi naman natin kayang bayaran sa may due date na napili natin. Para wala nang kabasa araw-araw kung meron ba magte-text sa mga contact references mo or kung maipopost ka ba sa mga Facebook na yan, sa social media accounts mo. Or kung makukuha ba yung mga pictures mo dyan sa may cellphone mo. Kasi once na nag-download kayo ng application, kahit anong application yan, pagka nag-allow kayo dyan ng permission is matik, meron na silang access dyan sa may cellphone mo. Kaya ingat-ingat din sa mga pinipindot nyong allow dyan. So ayun lang, overall, okay ako dito kay DJDO, lalo na kung first time user ka. Kasi talagang legit na 0% interest siya. So yun lang, kung meron pa kayong experience dito kay DJDO is huwag kayong mahiyang mag-share dyan sa may comment section para mabasa ko din kung ano yung naging experience niya dito. At syempre, para maging aware na din yung ibang mga first user or mga baguhan pa lang dito sa may mga Ola. So ayun lang, thank you for watching!